Hellcurt yung nagpanalo dun sa game number 3. Dun sa Signal ata or Archangel yung nakalaban nila kahapon. Kaya wala palang casters guys, ayun. Kasi nagkaroon tayo na nga power interruption kahapon yan sa mga team YouTube natin. Yun po yung dahilan. But anyway guys, this is game number 2. NXT Predator Solid versus Onyx PH sa ating red side. Yan ang Onyx PH. Oh, may Villas ang gagamit ng Luoyi J para sa isang Kufra. Yuki with the show. Uy. We have the first blood here by Iaknu and Wise para sa Kari. Next play Predator naman sa ating blue side, Rene J sa Hellcurt, Chester naman sa PNK, Yawi ng Mudo sa Atlas, MB sa Exburg at H2O for the Harit. So medyo mahirap nga naman din talaga yung kayang ibigay din ng damage dito ni Iaknu. So nabigyan si Rene J dun sa baba. Ayun din eh, itong dalawang hero to, sila yung malakas na offlanes. So depende na lang talaga kung sino yung unang magkoconnect na damage. Kasi kung sino yung magkoconnect, ayun na, matik mapapatay at mapapatay niya talaga. Tsaka kumbaga ang crucial dyan kung sino unang magandang makakahabol pag magiging sakto kumbaga yung pagdating sa team fight, kasi minsan yun yung nagiging bida sa huli kapag saktong inyong paglinis. But anyways guys, for this one, pansin natin ang Onyx PH lamang dito in terms of gold, and for NXT Predator Solid mas secure pa rin naman nila yung mga objectives na kailangan nila makuha. Tama ka dyan. Pero eto na, level 4 na si Harit natin. So tingnan natin kung paano nga ba niya gagawin dito yung kalamangan niya. Level 5 na rin pala si Wise. Mabilis nga naman pala yun para sa kanila. Pero Onyx J dito mukhang nakuha dito. Bouncing ball, hindi ibinigay. Pero eto na nga mga kaibigan, Rene J nakakuha ng dalawa pero hindi. Napatay pa rin niya yung isa. Grabe ko naman dun. Medyo tower na kasi. Medyo malalim na din kasi. So, nabigyan din yung CJ. Ganda-ganda na ginawa ni Rene J doon. Parang well-calculated actually for the Hellcurt of NXT Predator Solid. Nakita natin yung aggressiveness or supposedly play ng Onyx PH. Pero alam niya na tinatangke or 3 hits yata yun ang third at best. Kaya napakasakit against J. So, regardless, kumamatay man siya if ever, try pa rin niya magbigay ng damage. And that's it. It was a turnaround kill for Rene J dito. So, bawi lang yung unang pagkapatay sa kanya earlier sa ating laro. Pero for this one, guys, ang maganda naman na nakikita natin for Onyx PH, parang sakto yung mga pasukan ni paring J. Oo, grabe nga yung mga ano dito. Nagpalit pala sila, no? Si Madam Venus pala yung hawak ng ano ngayon, Louis. And si Jay naman yung magtatank. So, tingnan natin kung ano nga. Pero kasi kilala naman natin si Madam Venus. Sa kanya talaga nanggaling yung gantong damage eh. Yung Louis damager talaga. And sa kanya natin nakita yung ganto kagaling. Pero teka lang, tingnan natin nung nasa top lane mga kaibigan. Habang si Jay mukhang tatalbog na nga ba, Chester na ipit na lang din doon at napatay agad ni Wise sa pagkakataong yun. Level 6 na rin naman dito, samantalang Yawi ng Mundo level 3 lang. Hindi pa siya hindi pa mabibigay yung setup na gusto, pero Dark Knight Force na ibigay doon sa bottom lane direk. Kinahabol ni Iyak ng Unstoppable Force na ibigay mga kaibigan, pero hindi pa rin tapos yung dalawang players dito. Mayroon pa lang Lido Wanderer. May Lido Wanderer. Kaya nabuhay. Pero kita natin, bes, iba yung ano dito, iba yung galaw ni Rene J. Hindi siya yung magda-dark ten falls para umalis. Rather, tinatry pa rin niya magbigay ng damage. So, nakita natin yung kanina. Si paring J, gumamit ng ulti guys, pero walang tatamaan doon. We have the Fatal Link here. Si Yuki ay patay. Sa kamay, Yawi naman daw. Here comes the Summon Force. Ito na. Paring H2. Si J dito tatakas. Pero kita natin guys, it's gonna be a kill for them. 3-2 ay nating score. Maganda ang pinapakita ng NXT ngayon. And ang kailangan nilang gawin, I guess, is to go for yung objectives for the side lanes kasi meron silang Hellcrit. Tama ka dyan. Gamitin talaga nila yung kalamangan nila ng early stage of the game. Though, lamang naman din talaga, parehas lang eh. Medyo malaki rin naman yung kanilang pera. So, nasasaktan din sila dun sa damage na kayang ipigay ni Wise. Pero ang problema ni Wise, pag nalapitan siya ni Rene J, speaking of lapitan mga kaibigan, eto na nga, nalapitan na. Mukhang mabibigyan pa rin. Pero hindi! Yun, nakaisa siya dun. Pero eto na nga, pasok pa yung tropa dito. Onyx J, walang tinamaan. Flicker out ng CMB para makatakas pagkakataong yun. And disengage ang tropa. 2-for-1-3 nang nangyari. Oo, pero kita natin na yung ginawa talaga ng ni Rene J doon sa kanya Hellcurt. Talagang pinasok niya best kasi alam niya na ang isa sa masakit pagdating sa teamfight is si Louie. Oh. So, wala siya pakialam doon sa dalawa-tatlo. Ang importante ay makuha niya si Louie. Pero nice! Fatal Links, pero nice. Natakas naman dito para kay Yuki. Well, that is happening. The middle lane turned down for the side of Onyx PH at sa bottom lane side natin. Ito naman yung laban na sinasabi natin na medyo magiging crucial kung gustong huminga dito ng dalawang teams natin in terms of team fight. Kung sino unang lumamang pagdating sa side lane push,
Oh. Sila yung mas makikitaan natin ng team fight. Pero si Wise, pahuli guys. Pero kita natin dito. Ayun, oh! Nakita Vacuum naman yun, pero hindi pa tapos mga kaibigan. Last Insanity plus the Zaman Force na ibigay Onyx Wise. Mapapatay nga ba? Hindi nakatakas pa. Taong yun, nasa iyo pa nga. Turnaround kill pa yun para sa kanila. Oh my V, getting the double kill para sa side ng Onyx Patience. Unstoppable Force na ibigay na nga rin dito. Renny J nasaktan, Injector pa rin dun. At mapapatay pa nga. Di parang iyak, no? Pero it's a draw. It's a draw sa bottom lane, mga kaibigan. Ganda ng laban dun. Ganda ng pinapakita ng mga dalawang teams natin dito actually para sa ating laro. Pero here comes ang napakasakit talaga guys. Pero lalaban si para H na natin dito. Habang nasaktan, mag-turnaround kill mga kaibigan si Yuki dito. Walang buhay plus the last Insanity. Medyo nabitin. Pero kita natin dito yung aggressiveness and willingness dito ng NXP na lumaban. Alam nilang walang buhay dito. Ang tropang Onyx PH. Pero nag-team si Chase. May mga gilid guys. Si Chester. Kapit Chester ay mamamatay lang dito sa kamay ng isang Cupra. Hindi pa tapos ang laban, mga kaibigan. Gusto pa rin nilang kumuha ng isa pang Chicken Joy. Mga oy, pero nakatakas pa rin doon. Pero hindi pa tumakas pala si Yuki, no? Ayaw niyang iwanan yung tropa niya. Yun yung gustong patunayan dito ng Onyx Page na walang iwanan sa Porokeban, mga kaibigan. Pero eto na nga, mukhang kukuha na naman sila ng another objectives, which is, tignan mo naman kung saan pinatay yung turtle doon sa bandang Gietli. Ingat pa ingat to. Ingat pa ingat din dito. Actually, it's more about the discipline dito for Onyx PH yung pinapakita natin. And ito lang ang kailangan batayan ng Onyx PH pagdating sa team fight. Nandun na kasi yung possible crowd control ng NXP nakita na natin kanina. Plus ngayon si Chester meron ng O-Mask. So nasa mahirap pa in terms of team fight. And speaking of O-Mask, guys, meron na siyang booby trap, meron pa siyang O-Mask. Tapos automatic, napakahirap tumakas if ever. Although for NXP, gaya na sinabi natin, it all boils down kung paano magsisplit push dito si Renny J at papasok for the backup. Oo, kasi kaya niya namang patayin si Kari or si Wise. Ang problema, pag pinipetrify niya, nakahanda yung purify naman ni Wise para makatakas dun sa instant burst damage na kayang ibigay dito. Pero eto na nga, Dark Knight Force na ibigay, patay agad! Yung nandito sa bottom lane, Cho will go down in the hands of Renny J, mga kaibigan. Pero top lane, pansinin natin dito si Parenji, medyo lumalalim lang naman mga kaibigan, pero mapapatay pa rin, medyo masakit yung damage. Hindi pa rin tapos ang laban na to, pero oops eh, si Wise mukhang makakaganda. Ang ganda ng Wise 2-1 dito, Zaman Force nila pagdangarin. Wise versus H2O, tingnan natin, unstoppable for that, kaya H2O at mapapatay, pinasok sa loob. Ayan na nga, dali, napatay rin nila ang isang player dito. So mainit? Oh, Madam B, talagang mainit ang laban. Mainit, please, mainit. Yung nakita niyong yun, dami na ginamit na skills. Walang gusto magpatalo at kita natin pinasok pa ni Iyak, no? Ganun sila kagigil sa larong to. At for both teams, NXP and Onyx PH, wala talagang hindi uuwi ng hindi pumapalag. So kaya natin sinasabi na ang init ng mga players natin. Pero here comes the Tower Swarm. Kayo din para Chester. Tawagin na Doggy. Nasipa dito. Pero here comes Chester against 3 and a killing spree para kay Wise ngayon sa ating laro. Grabe nga yun, no? Grabe nga yung time space warp ngayon din, kasama yung dalawang players agad ng Onyx PH dito. So magiging mahirap nga naman yun, and natanggal na nga lang din nila si Chester. So medyo isa rin yun kasi sa pangkulit eh. Isa rin yun sa mga heroes na ang hirap pwestuhan. So mukhang sa kanila na tong objectives na to. And isipin nyo guys, 8 minutes pa lang pero yung bakbakan kakaiba na. Talaga namang legit na suntukan. Pero oops, nasal niya dito si paring Atlas. Nasipa pa, mabawarton nga rin dito. Pero mega kill para kay Wise. Lalaban nga ba si paring H2? Pero nabakyong pa yung isa. Pero kinagat naman dito ng aso ni Chester. Pero mag-disengage na lang sila. Oh my B, nakita dito Zaman Force binigay. Pero katakas na yun. Jay, nakupo, katakas ka ba? Flicker out para sa kanya. Vacuum, napakaganda. Grabe nung galaw na yun para sa kanya. Pero uy, mabubuhay pa nga ata dito ang team ng Onyx PH. So grabe yung larong to. Oh, grabe, best. Isa lang yung namatay doon, pero ang dami mo nasabi, di ba? Ang daming nasabi. Kasi ang dami din nilang ginagawa, pero naka-counter ng isa't isa. So, for NXP dito, kinagandahan dahil nasusustain nila yung team fight na ginagawa ng Onyx PH, nagiging malalim na si Renny J. So, this is a window for Jokey. Kasi nala na abot, mga kaibigan. Yuki with that kill, hindi na kinaya pa rin Captain Chester to save that one. Habang nangyayari yun, mukhang turn around kill yata kasi ito na ang Zaman Force. Walang taga-defend, but na-protect. Wise, mga kaibigan, but it's gonna be unstoppable and actually double kill para sa kanya. Naiwan, hindi na-protectahan. Pero may triple kill ngayon ang carry ni paring Wise ng Onyx. Yun na nga, yung pwestuhan kasi ni Wise, napakaganda.
Though nandun na naglapag ng Zaman Force dito si H2O, hindi niya nakinaya yung damage na kayang ibigay ni Wise. So, speaking of damage, 8.7k ang kanyang pera dito. Thunderbelt na rin naman ang kanilang sinunod after the Endless Battle. And probably makakuha niya na rin dito yung Golden Staff na hinahanap niya. Pero eto na nga yung pagkatok ng Onyx PH. Tatapusin na nga ba nila ang laban na ito or papatagalin pa nila para magkaroon tayo ng game number 3? Pero buhay na rin ang mga tropa. Pero yung vacuum, grabe yung damage. Grabe. Tapos next, with that vacuum damage, nakita din natin yung huli next item, or rather yung binuo ni Venus na item, which is the next piece of Durant. So medyo ano na dito, safe to say na negated si MB para sa ating laro. Although makita natin kanina yung full potential ng NXP to turn things around, lalong-lalo na naiwan si Wise. Pero gaya nga na sinabi mo, si Wise kasi masakit na. So I guess for NXT Better Solid, hindi pwedeng basta-basta no. lang na si H2 ang papasok. Pero guys, Yuki is down. Sa side ng Onyx PH, lalaban na ang NXT. Si Chester dito, halos wala na buhay. Here comes Kupa. All that backup, the Chicho Dog is still alive. Everyone is still alive actually. Nakupo, tatakbo pa nga rin dito mga kaibigan. Phantom Stepan lang, one-on-one with the great one. Chester dito kasama ang kanyang aso. Mukhang dadapa sa pagkakataon. Ito, lumalaban pero dahil doon napatay pa nga rin din mga kaibigan sa 2-4-1 trade ang nangyari habang Renny J nakaantay. Alam niya na pwedeng kumuha si Wise at eto yung tamang pagkakataon para gambalain niya si Wise medyo malapit yan, pero alam niya kasi may purify din eh, may purify din. Tingnan natin ang great escape na pwedeng gawin mga kaibigan. Uy, sumundag si Renny J, nasama ng tropa. Ayun lang. Ang ganda sana na gusto niya gawin. Kaso na walang bag. And a kill. A legendary dito for Onyx PH. Pero grabe yun. Lumundan. Grabe yung pwesto ni Renny J. Possible kill actually for him. At si Wise yung mapapatay niya sana. Pero si Lord, man. Si Lord. Basag tinulungan. Tinulungan dito yung tropa ng Onyx na palundag. And nakita mo naman yung damage ni ni Gary. Ni Wise dito. Tanggal ng Frag Armor. Makati pa sa Makati to mga kaibigan. So 9-0-4 ang kanyang score for this time, plus the top turret dito ay mukhang kukuwanin na Onyx J. Mukhang ready na sa laban, gusto nang pagbigyan dito ang NXP, pero tingnan natin kung kaya pa ba. Pero feeling ko kaya pa naman sa pagkakataon ito, kasi depende na lang sa kaya pa nilang ibigay. Holy Crystal na din ang nabuo ni H2. Siguro unahin lang nila si Wise, kasi si Wise yung pinakamasakit na damage eh. Oh best, it's either Wise or kaya si Oh My Venus, kahit sino sa dalawang yon. Kasi si Louie, ang nagiging mahirap dito for NXP, yung vacuum. Si vacuum, masakit na may crowd control. So, sobrang hirap para po sa kanila pumasok. Kasi, eto na nga. Si Awi naman daw, halos wala na buhay. Here comes the Dark Knight Falls. Medyo nalitin na para. Oh my God, haabunin siya dito mga players. Nang, Onyx PH, here comes the Cyclone Eye. Ang tanong dito, mga katakas ba? Wala na siyang dash out dito. At ayun na nga, guys, ang mag-ano na lang yata dito sa may mountain. Nagarap eh, para ano na rin, buy time, yun na din yung gusto niyang gawin. Kaso, gusto niya kasing kumuha ng Sanctuary Lord. Para nga kahit papano, maging pantay, or hindi naman maging pantay, para maibalik lang nila yung kalamangan or yung kanilang mga heroes dito. Kaso ang problema, nag-air na mabilis para sa Onyx Page, nakuwanin lahat ng objectives dito. Pero eto na nga, natalbugan pa! Napagandang bouncing ball nun coming from Jay. Pero tingnan natin kung makakalaban nga ba. Pero eto na yung Sanctuary Lord, tatapusin na nga ba ng Onyx Page. Pero si Wise, gigil talaga eh! Yung gigil ni Wise dito! And napansin natin sa pagkakataon, ito mukhang napasukin ni Jay! Salya pa sa dalawa! Way of the Dragon para doon kay H2. Wala lang damage yun dito. Ang NXP Predator solid. Pero Wise, grabe, gigil talaga. Pero Dungeon Falls, dapat kaya ni Jay. Papapatay pa din! Patay! Patay ka ulit mga kaibigan. Pero yun na nga, mukhang eto na. Pero hindi, successful pa yung pagano, depende na dito. Pero magtatawar lang. And that is it, ang ating mananalo sa Local Bracket Finals. Congratulations.